Kamusta mga Lodi? Maraming salamat sa pagbisita nyo. Ako nga pala si JRTV para sa mga bago. At para naman sa mga luma, what's up sa inyo mga Lodi? So yun guys, ngayong araw na to ay mayroong lap trip na naganap dahil galing ako sa trabaho at tinawagan ako ni Mami Love na meron daw sunog dito sa building namin. So ako naman, dali-dali ako, nagpaalam ako sa aking amo na may sunog dun sa building namin, baka pwede akong umuwi ng maaga. So yun na nga, habang naglalakad ako, napansin ko meron nga talagang mga bumbero. Ang dami talagang bumbero sa labas. Pero nung tinitingnan ko yung building, wala naman akong makitang sunog. So kasi kung may sunog yan, hindi na yan basta-basta magpapakyat. Kahit yung mga lip, sinasarado na nila. So nakapagtaka. Ngayon, pagkakit ko dito, yun nga, sabi ni Lab, wala naman daw false alarm. So lap trip talaga, 'di ba? So yung tumawag na yon, hindi siguro nagkaintindihan kasi may nag-aaway pala sa 9th floor. So hindi siya fight pala. 'Di ba? So hindi ko alam kung anong mangyayari, pero hanggang ngayon nasa baba pa yung mga bumbero at ayan, madami pa ng pulis eh. Ayan, no? Okay. Nandito kasi kami sa 4th floor. Hindi ko alam kung makikita nyo. Pero try natin. Ayan. Pakita ko na lang yung ilaw. Ayan, di ba? Nakikita nyo yung may umiilaw-ilaw. Ayan, yan yung mga bumbero sa labas. Grabe talaga yung kaba ko nung pauwi ako. Dahil akala ko siyempre mag-isa lang siya dito, so kailangan ng ang dami pa naman naming gamit. Unang-unang kailangan mo pa namang ilabas dito ay yung passport mo. Siyempre, yan ang pinaka-importante. At napakahirap din masunugan mga Lodi dahil naranasan ko yan dati nung ako'y maliit pa. Nasunugan kami sa dati naming tinitirahan. At grabe, talagang nakaka-frustrate. At syempre, yung nakikita mo na talagang natutupok yung mga pinaghirapan nyo, nakaka-frustrate talaga. Nakapanghinayang. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon dahil lap trip talaga yung nangyari ngayong araw na to. False alarm. Gusto nating silipin sa labas sana eh. Kaso may mga pulis doon. Baka pagbuwalan akong kumuha ng camera. So hindi ko natin try na pumunta doon sa baba dahil nga sabi nga nila ay bawal nga at mayroong mga pulis doon. Baka talaga sitahin ako baka mamaya ka kumpiskahin yung camera. So much better kung hindi na lang natin ikukunan. At hanggang ngayon nandiyan pa rin sila oh. Ayan oh. Dito na lang kaya natin kunan sa ayan. Dito na natin guys, tingnan natin. Ayan. Grabe. Dito ng tao. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, kung nakikita nyo, yung ilaw na yan. Hindi ko kasi nakikita nyo, yung ilaw niyan, ayan yung mga bumbero. Alam nyo yun, yung ready na sila para puksain yung secret lang guys ha, nag-fog yung ating camera. Sa sobrang yan, nasa natin yung camera. Nandiyan nag-fog siya. Alam nyo yun, sa sobrang alam nyo yung ready na sila, tapos biglang epic fail pala yung pupunta nila. ready na sila. No? Yung mga tipong natutulog, tapos ginising ng alarma para dumiretso dun sa location. Biglang pagdating sa location, epic fail. Kumbaga, mali yung communication na nangyari. So, in that case, talagang wala, hindi naman pwedeng kasuhan yung tumawag dahil
hindi sila nagkaintindihan. Fight, imbis na fire, fight pala. So, hindi ko alam kung Pilipino or anong lahi nung tumawag. Nakikichismis lang ako kasi karamating ko lang din. Galing nga ako sa trabaho ko. At yun. Ginutom tuloy ako eh. So, yan. Tingnan natin kung anong lulutuin ni Mami Lab. Wow! Ipon? Ipon! Oh my God! Ito may butter at garlic. So, alam ko na. Kung ano to? Shifted pa. Garlic butter. Alam mo yun, yung nakakapagod, galing ka, nagtatakbo pa ako, tapos biglang epic fail. Buti na lang, may kakainin tayo masarap ngayong gabi. Epic fail ba yung tawag? Epic fail, alam mo yun, yung tipong natutulog yung mga, imagine mo, natutulog yung mga bombero. Tapos biglang nag-alarma dahil may tumawag nga na di mo maintindihan kung bakit. Siyempre, nagmamadali sila. Siyempre, nagmamadali yung mga yun. Eh, natutulog na yung kapitbahay mo. Ginising mo. Tapos yun, natutulog yung mga kapitbahay mo, sabi niya. Ginising niya yung mga kapitbahay para lang sabihin na may sunog. Yung pala, false alarm din. Si Sir Marvin nga pala, bagong kapitbahay namin dito. So ayun, at mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Yun nga. So ano yung ginawa mo nung nagpanik? Kasi nga, pagbaba ko. Ay. May bibilin sana ako. Baliw ka. Hindi. Really, nigga? Yung dito, yung nagpanik ka dito. Eh kasi nga, pagbukas ng lift, ang bumungad sa akin, mga bombero. Tinanong ko, brother, what happened? Sabi nila, there's fire on 9th floor. Siyempre, ako naman, kinabahan, nervyos ako. Oh, ayun. Siyempre, kahit naman sino, di ba? Wala akong kahit ano. Hinihingal-hingal pa ako, hinising ko sila. Pero yung sunog talaga na sinasabi nila, it's na sa 9th floor. Sabi nila sa 9th floor. Siyempre, kawawa naman yung mga kapitbahay ko, tulog na tulog sila. Ako kaya silang paalam-alam, hinising ko. Pero okay lang. Okay lang yan dahil meron naman tayong kakainin na masarap. Isa rin sa senyales na magpapalit na yung klima rito sa Middle East is ang pag-ulan. Ngayon, ay kasalukuyang umuulan dito sa UAE. Pangatlong beses na siyang umulan, actually. At yun nga, nag-i-start na uminit yung panahon. Kanina, nung pauwi ako, eh, medyo mainit na siya. Tapos yun ngayon, bigla namang umulan. Blessing in disguise siguro dahil nga dun sa tumawag na nagkamali. False alarm. Shout out ulit sa'yo, kuya, kung sino, or ate, kung sino ka man, na tumawag sa 911. It was at this moment he knew. He fucked up. 999? 999. Yes. Talaga namang inalarma mo yung lahat ng nakatira dito sa building na to. At hindi lang siya, kasi nga, nandamay ko siya. Sobrang daming tao sa baba. Nga guys, regarding nga dun sa pangyayari, gawin natin siyang isang drill para yun, lagi tayong alerto dito nga sa ibang bansa dahil syempre kalimitan sa atin eh mag-isa lang dito sa abroad at yun, kung kailangan nyo patayin lahat na
dapat nyong patayin gamit ha, hindi tao. Yun, patayin nyo yung bago kayo umalis ng bahay, pagpapasok kayo or pagpupunta kayo kahit saan, patayin nyo na yung dapat patayin na gamit. Kagaya ng laptop, yun, saksakan ng cellphone. Yung mga extension nyo, patayin nyo na. Mga ilaw, patayin nyo na rin. Yung mga documents na importante, itabi nyo na. Yung passport, yan, pinaka-importante sa atin yan. Yun, kung hanggat maaari, dalin nyo na. Kasi yan yung pinaka-importanting bagay at gamit natin dito sa abroad. Siyempre, yan din yung kailangan mo pagka uuwi ka or magta-travel ka. Pinaka-importante yan. So, yun lang gusto kong sabihin sa inyo dahil ginawa ko kasing katatawanan. Ang konting advice lang, guys. Lagi kasi tayong comedy dito sa channel na to. So, paminsan-minsan, siyempre, magandang mag-share ka ng ideas sa mga viewers mo para hindi lang puro katatawanan, di ba? Meron ding napupulutan ng aral. So, yun guys. Kain muna kami. Bye-bye. Salamat sa panonood. Bye, Hal. Bye-bye. So, yun mga Lodi. At natapos na tayong kumain. At siyempre, pag nabusog ka na, at tapos ka ng kumain, anong next na gagawin mo? Siyempre, ang maghugas. Marami din tayong uhugasan. So, yan. Magpapaalam na rin ako sa inyo. Dito ko natatapusin yung aking vlog. At maraming salamat sa panonood nyo, guys. Like, share, and subscribe. See you sa susunod na vlog. Kita-kits!